Hi guys! Magandang araw sa inyo. This time, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video using text. So, gamit ang aking video editor, PowerDirector 18. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. Guys, bago ko umpisahan ang video tutorial na ito, kung bago ka pa lamang sa akin channel, I'm JB, and do subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-introduce ng video using text. So, dito, punta tayo sa text. Yan, yung default lang yung gagamitin natin na text. Ayan. Drag natin sa ating frame. Then double click. Then double click ulit yung my title. Then change natin yung font niya. Impact. Then, palitan natin yung title niya. Skating. Then, resize natin. So, drag nyo lang din yun. Yan. Then, make it center. So, click the align object. So, click lang natin yun. Then, horizontal center. Then, click uli. Vertical center. Then, punta tayo sa create actual zoom. So, punta tayo sa object settings. Then, sa may scale. Click the button. Then, may lalabas dyan na red. Ayan. Then, drag uli natin mga 7 seconds. Ayan, 7 seconds. Yan. Then, click natin yung button na yan. Then, tsanan! So, makita nyo may red button na siya doon. Then, isagad na natin siya sa bandang dulo para sa zoom effect niya. So, click uli. Punta tayo sa scale. Click uli natin yung button na yan. Then, gawin natin 1/10 yung kanyang width tsaka height niya. Then, babalik na uli natin sa original position niya. So, wait lang. Medyo mabagal yung ating application. Hindi makaya ng ating laptop. Kaya medyo mabagal. So, yan. Then, effect. Lagyan natin ng effect. So, under effect, yung starting effect niya. So, click natin. Then, ang gagamitin natin ay icicle. So, then you have it. After nun, back na ulit tayo. Play natin.
Tadaan! So, yan. So, okay na siya. So, i-produce na natin. So, gagawin na natin siyang video. So, punta tayo sa produce. Then, wait lang natin. Loading, saving. Then, start na natin ang producing. So, wait lang natin na ma-produce natin yung video. So, yan, malapit na. After nyo ma-produce, back ulit tayo doon sa edit page. Then, delete natin yung ginawa natin kanina. Kasi gagawa ulit tayo ng panibagong production. Hanapin natin yung skateboard. So, i-drag natin siya sa pinakaunang frame natin. Yun, lumabas na. Then, yung isang ginawa natin, yung video na ginawa natin kanina, yung text video na ginawa. So, i-drag natin siya sa frame number 2. So, yun. Right click. Then, set clip attribution. Then, set blending mode. Then, multiply. Then, i-play natin siya para makita natin. And that you have it. See? Diba? Ang ganda. Then, para maging maganda yung exit ng ating video text, lagyan natin siya ng transition. So, yun. Punta tayo ng transition, tapos general, tapos fade effect yung gagamitin natin. Then, yan, that. Yan, okay na siya, di ba? Yun naman. Then, play natin para makita natin yung final result. And that's all. Yan, guys. Maraming salamat. Sana ay may natutunan po kayo sa aking video tutorial na ito. So, using PowerDirector 18. So, thank you guys!